GR number 87059, the people of the Philippines versus Rogelio Mingote y Tejas on June 22, 1992 case. Fox. Accused appellant Rogelio Mingote was convicted of illegal possession of firearms on the strength mainly of the stolen pistol found on his person at the moment of his warrantless arrest. In this appeal, he pleads that the weapon was not admissible as evidence against him because it had been illegally seized and was therefore the fruit of the poisonous tree. Yun, sabi nga dito, yung sinampan nga daw ng illegal firearms, illegal possession of firearms si Rogelio Mingote sa kadahilan ng may nakuha sa kanya na pistol noong siya ay inaresto. Yung paraan naman ng pag-aresto sa kanya is warrantless arrest. And then, umapila siya na sinabi dito, and then umapila siya at sinasabi dito na hindi valid o acceptable yung evidence na pistol laban sa kanya. Then, the government disagrees. It insists that the revolver was validly received in evidence by the trial judge because its seizure was incidental to an arrest that was doubtless lawful even if admittedly without warrant. So yun nga, hindi sumang-ayon yung gobyerno sa sinabi ng akusado. Pinipilit ng mga prosecution na valid ang pistol as evidence dahil ang pag-aresto ay incidental. Yan. Next. So dito nga daw, nakatanggap ng isang tawag ang mga taga Western Police District dahil sa hindi nagpakilalang tao na meron daw tatlong kahinahinalang tao sa corner of Juan Luna and North Bay Boulevard in Tondo, Manila. And then, a surveillance team of plainclothes men was dispatched to the place and they saw two men. Yun nga daw, may dalawang surveillance team of plainclothes na lalaki na nakasot nga daw ng plainclothes. Tapos, isa nga daw, palingon-lingon sa kaliwat kanan niya. Tapos yung isa daw, nakahawak sa kanyang tiyan. Then, they approached these persons and identified themselves as policemen. Yun nga, they pinuntahan na nga daw nung dalawang police, yung tatlong kahinahinalang tao. Then, whereupon the two suspects were then searched. Yun nga, nung nilapitan nga daw nung mga tatlong kahinahinalang tao, nagtangka na tumakbo yung dalawa. Then yung isa na huli. Bali, siya nga yun si Rogelio Mingote. And then, yun nga, the suspect were then searched. Issues, is the warrantless search valid? Is the warrantless arrest valid? So sinasabi dito, the Solicitor General, while conceding the rule, maintains that it is not applicable in the case bar. His reason is that the arrest and search of Mingote and seizure of the revolver from him were lawful under Rule 113, Section 5 of Rules of Court. So, makikita natin sa paragraph A, requires that a person be arrested after he has committed or while he is actually committing or at least attempting to commit an offense. So makikita natin dito na hindi naman nakita ng mga polis nung inaresto nila si Mingote ay magko-commit o tapos na si mag-commit sila Mingote ng krimen. So invalid, hindi siya pasok sa paragraph A. Sa paragraph B naman, is no less applicable din dahil nung time na inaresto si Mingote ay hindi naman nag-commit, kumbaga doon lang sila bumase sa tumawag sa stasyon nila na may magko-commit nga ng krimen sa ganitong lugar na kinaroroonan nila Mingote. At hindi rin siya pasok sa section 5 paragraph C dahil obvious naman na hindi naman takas si Mingote na hindi siya tumakas sa kulungan at wala siyang sinaserve na send. Kaya't masasabi natin na invalid ang warrantless arrest at invalid ang revolver na nakuha sa kanya dahil illegal ang mga ginawa ng polis. So dito tayo sa ruling of court. In the landmark case of People versus Burgos, this court declared, under Section 6A of Rule 113, the officer arresting a person who has just committed, is committing, or is about to commit an offense must have personal knowledge of the fact. The offense
must also be committed in his presence or within his view. So sabi dito, ang arresting officer daw ay dapat ang huhulihin niya lang is yung nagawa, gumawa o malapit ng gumawa ng krimen. So dapat rin siyang magkaroon ng sapat na kaalaman patungkol doon. And then dapat din yung ganitong klaseng krimen, dapat mangyayari rin 'yan sa ano, sa mismong nakikita niya. Yun. Then next is in arrest without a warrant under section 6B. However, it is not enough that there is a reasonable ground to believe that the person to be arrested has committed a crime. Crime must in fact or actually have been committed first. That a crime has actually been committed is an essential precondition. It is not enough to suspect that a crime may have been committed. The fact of the commission of the offense must be undisputed. The test of reasonable ground applies only to the identity of the perpetrator. So, sabi naman dyan, hindi magiging sapat na basehan yung mga sabi-sabi. Para maging valid tong warrantless arrest, dapat yung makukuha nating information is puro totoo lang. Then, masasabi at mapapatunayan lang natin yung warrantless arrest is magiging valid. Dapat makikita mo habang ginagawa yung isang krimen. Kumbaga, directly mo siya makikita, directly mo siyang naobserbahan na kinukomit niya yung isang crime. So, dun na magiging valid yung crime na, ay, dun na magiging valid yung warrantless arrest. So, yun lang po. Thank you. Doctrine was affirmed in Ali versus Castro. Thus, if the arrest was made under Rule 113, Section 5 of a rule of the court in connection with a crime about to be committed, being committed, or just committed, what was that crime? There is no allegation in the record of such as falsification. Parenthetically, it may be observed that under the revised rule 113 section 5b, the officer making the arrest must have personal knowledge of the ground. Therefore, as stressed in recent case of People versus Burgos. Ayan yung sabi dun. Kung ang pag-aresto ay ginawa sa ilalim ng Rule 113, Section 5 na mga panuntunan ng hukuman na may kaugnayan sa isang krimen na malapit ng gawin o nagawa lamang, ano ang krimen na iyon? Walang paratang sa talaan ng naturang pagpapalsipikasyon. Magulang, maaari itong obserbahan sa ilalim ng Revised Rule 113, Section 5, ang opisyal na nag-aresto ay dapat magkaroon ng personal na kaalaman tungkol sa lupa doon sa binigyang diin sa kanilang kaso. Wherefore, the appeal decision is reversed and set aside. The accused appellant is acquitted the ordered release immediately unless he is validly detained for other offenses. No cause so ordered. So, ang naging hatol sa akusado na si Rewelio Mingote ng Court of Appeals is reversed o baliktad. Sa unang naging desisyon at isinantabi ito. So, yun nga, napawalang sala yung akusado dahil hindi napatunayan ng prosecution ang kanilang mga hinaing ebidensya. At inutos ng hukuman na palabasin kagad ang akusado maliban na lamang kung may iba pang mga nagawang pagkakasala laban sa batas.